Okay, hello. Welcome to Rain TV. Eto ha. Meron ko ipapakita na video sa inyo. Matagal na to, pero nano ko lang, naalala ko lang. Hindi ko alam kung sino may-ari nito. Pahiram muna, no? Eto ha, alamin muna natin at panuurin kung ano nga ba ang nagawa at ginawa ni President Ferdinand Marcos Jr. noong naging governor at naging vice governor siya sa lugar nila sa Ilocos Norte, ha? Panuurin natin to para malaman natin kasi that time kasi is ka ng kampanya, no? So, hindi ko siya masyadong napapansin. Kung isinasabuhay ba niya talaga ang pagiging public servant niya? Na, ngayon ko lang naisip, ha, na, at napatanong ako na, talaga bang mahilig talaga sa travel si Ferdinand Marcos? Yun ba talaga yung gusto niya mag-travel sa ibang lugar kahit public servant siya? Tapos, ito din ang naano ko, ha, na palagi pala siyang absent. Kahit nung naging governor siya, hindi siya masyadong kanagining muatubang sa mga tao. Siguro, kung haharap siya sa tao, hindi siya masyado kanang panagsalang ba? Nga na lang, panagsalang. So, hinahabilin lang niya sa kanyang mga secretary, ganun. Diba? So, panoorin natin tong video na to. Let's watch this para malaman natin. Okay. Ang sabi nila kung manalong Pangulo si Bongbong Marcos, gagawin niya sa Pilipinas kung anong ginawa niya sa Ilocos Norte. Pero ano nga bang ginawa niya sa Ilocos Norte? Suriin natin ang kanyang paninungkulan doon. Ito ang Marcos Invento Bistado, kung saan tinitibag natin ang mga kwentong gawa-gawa lamang tungkol sa Marcos family. In total, 27 years ng public servant si Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Pero ano ba nagawa niya? Karamihan ng taon ni Marcos Jr. sa politika ay kanyang ginugol sa Ilocos Norte, bilang bahagi nga siya ng Marcos political dynasty. Nagsimula si Marcos Jr. sa politika noong 1980, noong naging vice governor siya ng Ilocos Norte sa ilalim ng diktadorya ng kanyang ama. 23 years old lang si Bongbong Marcos nito. Kahit na vice governor na siya ng isang probinsya noong panahon na yun, nagawa pa ni Bongbong Marcos na mag-aral sa ibang bansa, sa Wharton School ng University of Pennsylvania sa Amerika. At kahit na nag-google si Marcos Jr. ng oras sa ibang bansa, imbis na maging full-time na vice governor ng Ilocos Norte, hindi pa rin siya nakapagtapos sa Wharton School. Taong 1983, unang naging gobernador ng Ilocos Norte si Marcos Jr. Pagkatapos na mag-resign ng kanyang tiyahin na gobernador noon, si Elizabeth Marcos Keon. Ayon sa mga residente, hindi nagpapakita sa madla si Marcos Jr. Ang palaging humaharap daw ay ang kanyang vice governor at ang kanyang spokesperson. Ganito rin daw si Marcos Jr. noong 1998. Noong na-elect siya bilang gobernador ulit pagkatapos na manungkulan bilang congressman. Pakinggan natin si Professor Manuel Aurelio, ang Dean ng College of Law ng Northwestern University sa Laguna. He was a perennial absentee. Mahusay lang daw ang Marcos family sa mga ritual, sa mga ribbon cutting at saka sa mga piyesta. Wala rin malaking proyektong maipagyayabang si Marcos Jr. sa Ilocos Norte. Ang laging pinagmamalaki ni Marcos Jr. at ng kanyang mga supporters ay ang windmills ng Ilocos Norte. Pero napag-usapan na natin to. Hindi niya ito ideya at hindi niya ito proyekto. So anong plano ni Marcos Jr. para sa Pilipinas? Ngayong March 2022, pagkatapos ng dekadikadang karanasan sa gobyerno, si Marcos Jr. ay wala pang naihaharap na komprehensibong plataforma at palagi siyang umiiwas sa mga debate. Ano ang kanyang pangako? Ito ang kanyang palaging sigaw. Pagkakaisa. Okay, eto. Tanong ko lang. Ginagawa ba talaga ni Bongbong Marcos o ni President Bongbong Marcos ang kanyang tungkulin bilang isang presidente, bilang isang public servant, or sadyang nakikinig lang siya kung ano yung dikta sa kanya nasa paligid niya? Yung wala talaga siyang kanaganing sariling desisyon. Ewan ko lang ha, sa ako lang na. Tanong ko lang din naman yan. Pero, tayong mga mamamayang Pilipino, syempre, sama-sama din tayo na suportahan din ang ating presidente kasi lulugmok din siya kung hindi natin susuportahan, 'di ba? Binoto naman natin siya kahit nabudol tayo. Kahit nabudol. Eh, syempre na, aamin talaga ako, nabudol talaga ako, pero wala tayong magawa. Tapos ng election. So, kailangan natin suportahan ang ating ang administrasyon na ngayon. Basta sisiguraduhin lang nila na hindi nila kakalabanin ang kanilang vice president kasi gumagawa ng tama ang vice president natin na si Sara. Alam namin yan kasi nung naging mayor siya sa Davao, sobra.
grabe niya, grabe talaga siya ka, ano, kanaganing attach sa mga tao. Ano talaga siya? Isa talaga siyang public servant. Kanang, siguro dahil Bisaya siya, kanang, hindi siya maarte. Hindi siya maarte, hindi siya makanaganing, wala siyang pakialam. Parang ganun. Kasi kadalasan naman kasi nalalaman natin na pag nasa politiko, mayayaman. Tapos hindi sila natin masyadong nakakahalubilo. Ngayon lang, yung mga ibang mga politiko nakikisama kasi may video na. Marami ng mga taong may cellphone. Ang iba na pakitang tao na lang. Pero dati pa talaga, kahit nung college pa ako ha, alam na namin. O kahit nung elementary pa kami, alam na namin kung ano talaga yung mga ginagawa ng Duterte. Kung noon ha, mahaba pa tong storya na to eh. Kung noon kasi, hindi ganun ka progressive ang panhaang ka ng Davao nung naging mayor pa si Nograles. Pero nung naupo na si Duterte, ay grabe, tahimik. Kanaganing hapsay kahit yung mga nagtitinda, kasi yung mama ko dati nagtitinda sa plaza. Yung mga tita ko nagtitinda sila ng kanaging sudaan, nagtitinda sila. So, nakikita namin kung paano namuno si Duterte. Talaga ha, meron sana ako papakita dito na picture na, pero wag na lang. Na kanaganing nagpa-shine pag na si kuan si Duterte. Si papa ni Sara Duterte, nagpa-shine pa siya og sapatos dito sa kanang mga shine boy, basa una shine boy pa man gid ang naa dito sa kanang kuan, sa kanang plaza. Nagpa-shine sa iyang sapatos. Nakikihalubilo talaga siya. Isa talaga siyang public servant. Ganon, hindi siya pakitang tao. Yun talaga ang totoo. Tapos mga tindera dito, mayor, ganito yung problema namin. O sige, ayusin natin yan. Ganon siya talaga, makikipag-usap. Parang ano lang niya, baka na ganing kapariente lang niya. Eto naman kay Bongbong Marcos. Siya talaga yung first choice ko kasi nga siya ay president na gusto ko din kasi nga vice president niya si Sara. Kung feeling ko ngayon talaga nabudol ako kasi parang naawa ako kay vice presidente. Pinuto ko lang naman kayo kasi nga vice president niyo si Sara. Yun lang naman talaga. Hindi ko naman iboboto din si Lenny. Ayoko din naman sa kanya, di ba? Kaya, yun talaga, siya talaga yung ano ko, kanang first choice na maging president, na kanang gusto din ako iboto na maging presidente. Kaya, kahit mga kapitbahay ko dito, sumisigaw na, nabodol na ba lahat? Naku, nahiya ako kasi alam mo, naglalagay talaga ako ng tarpaulin sa harap ng gate namin, sa Facebook ko, grabe, ang lala ng mga post ko doon. Sa Facebook ko, tapos yung pinsan ko pa talaga ha, hindi na siya masyadong nag-ano sa, kanang maragula kay kunya gitinggan ba, inga na sa panahon ng kampanya, kasi nga, Lenny siya. Tapos, ngayon tahimik na yung Facebook ko. Ayaw ko na mag-post about doon sa administrasyon ngayon, ewan ko. Okay guys, thank you for watching, thank you for supporting my videos, my mga reactions dito sa aking channel. Thank you everyone. Have a good day.